Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos ng ribbon cutting, tuloy-tuloy na ang magandang takbo ng party. At simula noon ay magkasama na si Adam at Maxine. Napilitan siyang iwan pansamantala si Adam. Si Clarence naman at si Giselle ay nagsabi sa kanya dahil may mga hindi ka nais-nais na tao roon. Alam naman nilang dalawa na kaya ni Maxine harapin ang tatlo. Pero hindi naman iiwan ni Giselle si Maxine mag-isa. Halos lahat ay kinamusta naman si Maxine. At bahagyang kinakausap ay nagre-request ng pictures with her. She's okay with it dahil pictures lang naman iyon. Isa pa, sila na mismo ang nagkakalat sa public ng existence ng Laurabel. Hindi pa niya nababati ang lahat ng naroroon dahil sa dami nila. However, inuna niyang lapitan ang mga tao na nagpasakit sa kanya noon. Sana nag-enjoy kayo sa party. Wika niya sa mga ito, isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa mga ito. Imbes na galit ang iganti niya sa mga taong ito, bakit hindi na lang siya manatiling mabuting makitungo sa kanila? Naaalala pa niya ang mga sinasabi sa kanya ng kanyang mami noon. Tumayo na mabilis naman si Carmelita. Inoffer nito ang kamay nito at nakipagkamay sa kanya. "Hi, iha. Ako nga pala si Carmelita." Kinuha naman ni Maxine ang kamay na matanda at nakipag-shake hands siya rito. "Hello ma'am, good evening po," bati niya rito. Amazing. Ang totoo, noong birthday nitong si Marichelle, with a small interaction, but I thought, "You're so kind. Hanggang ngayon you're still the same, despite of being successful." Hindi mapigilan ni Carmelita ang bunganga nito. Alam naman ni Maxine na hindi maiiwasang mabring up ang nakaraan kaya expected na niya na mahalungkat ang mga nangyari noon. Tumawa lang naman si Maxine at ngumiti sa matanda. "Hi Tita Marichelle, Luis, and Kaylin. Aren't you congratulate Maxine? Clarence and Tantley mentioned them." Carmelita go back to her seat. Masama ang tingin ni Marichelle sa kaibigan. After seconds of having annoyed expression, mabilis na binago naman ni Marichelle ang hitsura nito. Ngumiti siya kay Maxine and then, sobrang papuri ang pinaparating niya sa babaeng hindi niya gusto noon. "Hay nako, balimbing talaga." Bulong naman ni Giselle. Narinig naman ni Marichelle ang bulong na iyon ng kapatid ni Maxine, kaya napatingin siya dito ng masama. "Congratulations, Maxine." Bati naman ni Luis na hindi makatingin sa dating asawa. "Salamat." Mabilis na tugo naman niya rito. "Sorry ha, hindi ko kayo maiintindi ngayon. Marami pa kasi akong kailangang asikasuhin." "No, it's okay. Paalis na rin kami. Dahil may iniwan pa kaming party ni Kaylin." Uwi ka naman ni Luis at mabilis na hinawakan nito sa kamay si Kaylin. Tinignan naman ni Maxine ang magkahugpong na kamay ng dalawa. There was no pain or kahit sobrang kakarampot na pagsiselos. Kung noon pa man, noong mahal pa niya si Luis siguro, ay nagpupuyos na siya sa galit. Pero ang ngayon ay magkaiba na. Akala ni Luis, he will see the same eyes na nakikita niya noon kay Maxine. Akala niya may makikita siyang sakit, yung ebidensya na mahal siya nito. But unlike before, ngayon ay nagawa pa nitong humiti kahit hawak niya si Kaylin na nakaharap dito. "If you're already leaving, can you wait a little longer? Magpapahanda lang ako ng giveaways." "Ang totoo, I will stay. Hindi naman nila ako kasama." Pagbabaliktad naman ni Marichelle kay na Luis. "Ako din, I will stay." Wika naman ni Carmelita. Kahit hindi naman siya kasali sa concern. "No, we're good. Sige, congratulations ulit." Wika naman ni Luis. At tumayo na ito at inalalayan nito si Kaylin na tumayo.
Okay, mag-iingat kayo ha. Wika naman ni Maxine sa mga ito. Nilampasan ni na Maxine ang mga ito. Sa kanila nilapitan ang iba pang hindi hamak na mas mahalagang bisita nila. Pinapanood naman ni Marichelle sa Maxine. Hindi niya lubos akalain na hihilingin niya ngayon na sana ay matauhan si Luis at makipagbalikan siya kay Maxine. Naniniwala si Marichelle na mahal pa rin ni Maxine ang bunsong anak niya. Umalis na agad si Kailin. Ni hindi malang siya nakapagsalita kanina habang kaharap ang ex-wife ng nobyo niya. Bakit kaya hindi siya nakapagsalita kanina? Naiirita siya sa sarili. Paano na lang kung nagmukha siya nagulat kanina? Paano na lang kung sa palagay ni Maxine ay na-intimidate siya sa bagong mukha nito? Luis? Sagot naman ni Luis. I love you. Ipinatong ni Luis ang kamay niya sa hita ni Kailin. I love you too. Lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na mahal niya si Kailin. Ayaw niya mapahiya. Gusto niyang patunayan na tama lahat ng ginagawa niya noon. Gusto niyang patunayan kay Ernesto na tama lang siya kay Kailin. Kailin? Siguro ito na ang panahon para magpakasal na tayo. Nanlaki naman ang mga mata ni Kailin. Sa haba ng panahon na hinintay niya ang mga salitang iyon, ngayong gabi na pala ang tamang panahon. At gusto niya magbunyi sa kanyang sarili na inalok siya ng kasal ni Luis ngayong gabi kung kailan nakita nito ang dating asawa. Na ang ibig sabihin, kahit na anong gawin ni Maxine na pagpapaganda nito, Luis will not go back to his miserable life kasama ang dating asawa. Ang totoo, nag-i-expect talaga ako ng grand surprise kapag nag-propose ka sa akin. Pero, yung ganito pala, napaka-intimate. Wika naman ni Kailin at tinawakan nito ang kamay ni Luis. Yes, Luis, I will marry you. Madaling araw na natapos ang party ng Lorabel. Nagpalit na si Maxine ng puting t-shirt at maong na pants, saka flat shoes. Hindi niya iniwan ang catering service na nagpa-pack up. Ang mahalagang gamit lang ang ginayak ng catering service at ipagpapabukas na lang nila ang tuluyang paglilinis. When she exited the building ay pumunta sa parking. Hindi niya akalain na makikita niya roon si Adam. Nakaupo siya sa bumper ng kanyang sasakyan at naka-cross arms ito. Tinanggal nito ang coat kaya naman, kitang-kita niya ang puting sleeve nito na nakatuck-in mismo sa pants nito. Nang mapatingin ito sa kanya ay nagkatitigan silang dalawa. Coffee? Tanong naman sa kanya ni Adam. Hindi naman napigilan ni Maxine ang umiti na matamis dito. Nandito ka pa pala. Oo, ang totoo niyan. Hindi pa ako pwedeng umuwi. Kasi sabi ng anak ko, kailangan daw bago ako umuwi, dapat may araw na. Kapag umuwi daw ako na maaga, hinding-hindi na daw niya ako kakausapin. Natawa naman si Maxine sa kwentong iyon ni Adam. So coffee? Tumango naman siya rito. Sasakyan ni Adam ang ginamit nila. Nag-offer na rin kasi siya ni ahatid si Maxine. Pumunta sila sa Manila Bay. It was the under rehabilitation for the past years. Kaya mas maganda na doon. Mas malinis na ang paligid at marami na ring puno ang nakatanim sa sidewalk. She's waiting in the bench habang si Adam naman ay bumili ng kape sa kalapit na department store. Ito yung chocolate coffee. Tinagap naman ito ni Maxine. Hinawakan ito ni Maxine gamit ang pareho niyang palad para mainitan siya. Malamig din kasi, lalo pa't matubig at malakas ng hangin. Idagdag pa yung fact na madaling araw pa lang at madilim pa ang kalangitan. Anong nararamdaman mo nang makita mo ang dati mong asawa? Biglang tanong naman ni Adam sa kanya. Napag-usapan kasi nila ang tungkol sa marriage ng isa't isa during their first date. Ang totoo, wala akong maramdaman na kahit na ano. Humigop si Maxine ng kape din, binaba niya ang container. At alam mo ba, muntik pa ako nang magpakamatay.
nang malaman ko ang tungkol sa affair nila. At kapag naiisip ko yun ngayon, tila ba natatawa ako sa sarili ko? Napaka-stupid ko para saktan ang sarili ko. Tiningnan niya si Adam. Hindi mo talaga dapat ginawa yon. Dahil kung namatay ka dahil sa ginawa mo, kawawa naman ang anak mo. At binigyan mo lamang sila ng kalayaan. Dahil sa sinabi na iyon ni Adam, biglang napatingala naman si Maxine sa kanya. Napakatagal na panahon na, pero tanda pa niya ang sinabi ng lalaking nagligtas sa kanya. Para yung sinabi din mismo ni Adam. Hinayaan niya ang pakiramdam na iyon. Saka nag-umpisa siya magkwento. Sinimulan niya noong sinundan niya ang asawa pagpunta kay Kaylin, ang iskandalo sa restaurant. At pagkatapos noon, na umiiyak siya habang nagdadrive, napadaan siya sa isang tulay. Huminto ako noon sa emergency parking. Then tiningnan ko ang tubig. Iniisip ko na iyon na ang sagot sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Sa bahaging yun pa lang ng kwento, ay nagulat na si Adam. Pero hindi naman siya nag-isip ng kung ano-ano mga bagay. Kaya hinintay niya na matapos si Maxine. Pagkatapos nitong bumuntong hininga, tumalon ako sa tulay na yun. Naging malabo ang paningin ko. Tila naghihintay na ako ng aking kamatayan. At alam mo ba ng mga oras na yon? Tanggap ko na sa sarili kong mamamatay ako. Bukas palad ko yung tinanggap. At nang magising ako, nasa lupa na ulit ako. Katabi yung lalaki na nagligtas sa akin. Umiyak ako ng umiyak sa kanya. I told him that my marriage was a failure. Natawa pa ng bahagya si Maxine. Tinitigan naman siya ni Adam. Halos hindi ito makapaniwala sa narinig nito. At alam mo ba, simula ng araw na yon, sineryoso ko yung sinabi niya. I was reborn. Ang totoo, kahawig niyang sinabi mo yung sinabi niya. Katulad sa dati kong asawa. Na kung mamamatay man ako, sino nga ba ang makikinabang? Hindi ba't siya at ang kabit niya? Hindi na talaga nakapagsalita pa si Adam. Iniisip niya, sadya ba talagang magtatagpo sila ng gabing iyon? Nakatadhana kaya na magkita sila sa gabing iyon? Kung kailan, nasa pinakalowest sila ng kanilang mga buhay. At ngayon, nagkita ulit sila na pareho na silang successful. Ginamit ni Kaylin ang gabing iyon ng fourth founding anniversary event para i-announce ang engagement nila ni Luis. Hindi naging masaya ang event, but at least, katulad nga ng sinabi ni Luis, na iraos naman nila. Ang mas importante ay naroroon ang mga magulang niya na masayang masaya para sa kanya dahil magbabago na simula ngayon ang magiging relasyon nila ni Luis. May mga tao pa rin kasi na idinidikit ang katagang kabit sa pangalan ni Kaylin. Once Luis married their daughter, the public will be enlightened na ang tinatawag nilang kabit ay legal wife na. They ended the party earlier than the original plan. Umuwi na sina Luis at Kaylin by 1 o'clock in the midnight. Tulog na si Laura at si Yaya Tessie na mga oras na dumating sila ni Kaylin. Mabilis lamang na naglinis si Kaylin ng kanyang sarili. Tapos ay dumiretso na ito sa pagtulog. This day feels like regular day at the same time extraordinary. He should be celebrating because he is finally engaged to his lover. Pero bakit parang normal na araw lang? The only things that make his day extraordinary. Dahil sa nakita niya ang kanyang ex-wife na nagkaroon ng complete transformation. Not just on her physical aspect. Dahil pati mannerism niya at paraan ng pananalita ay ibang-iba na. Katabi niya si Kaylin sa kama. Tulog na ito dahil almost 2 na rin naman ang madaling araw. Gamit nito ang isang braso niya para maging una nito. Habang diretso naman ang tingin niya sa ceiling. Kanina pa siya nagkakaganoon. Parang walang balak ang utak niya na magpahinga at magpatulog dahil sa dami ng mga iniisip niya tungkol kay Maxine.
Louis decided to stand up. He looked at his fiancée. Hanggang baywang lang ang kumot na nakatabon sa katawan ni Kaylin. Kaya hinila niya ito hanggang sa liig nito. Dahan-dahan ang mga galaw niya at ang ginawa niyang paglabas ng kwarto para hindi siya makaistorbo. Pumunta naman siya sa kwarto ni Laura. Tinitigan niya ang anak. Every time na makikita ni Louis ang anak niya, he's being reminded of his past with Maxine. Kamukhang-kamukha kasi ni Laura Bell ang mami nito. Lalo pa na madidevelop ang pagiging magkamukha na mag-ina. Lalo na kung lumaki pa si Laura. Kuhang-kuha nito ang mga mata at labi ni Maxine. Makalipas ang ilang minutong pagtitig niya kay Laura, hinawakan niya ang cellphone nito na nasa mesa. Her latest photo was taken last time na nasa puder siya ng ina. Karga-karga siya ni Eddie. May manlawak na ngiti sa mga labi nila. Binuksan naman ni Louis lahat ng album sa gallery ng anak. But there was no single photo of Laura and with her mom. Talaga kasing nag-iingat si Maxine. If she wanted a photo with her daughter, doon siya sa sariling phone magpapakuha ng shot. He also checked the messages and contact number. Tanging daddy, mami Kaylin, mamo Marichelle, and tita Gisa lang ang nasa contact doon. Aapat lang. He put her phone back on the table. Hinalikan niya ang anak sa noo. Sa kaniya ito iniwang mag-isa sa kwarto. Pumunta naman siya sa study room kung saan naroroon ang laptop niya. His laptop is for business purposes lang, but he used it differently that night. He opened his Facebook account at nag-research siya ng Maxine Santiago. Madami naging resulta ang search na iyon. But none of them is Maxine, his ex-wife. He closed the tab for the Facebook at nagbukas ng Instagram. He input her name again pero nahirapan din siyang maghanap dahil hindi din niya alam kung anong gamit nitong social media sa username. So instead, si Clarence ang niresearch niya. He spent so much time searching for Clarence's account but he ended up with a conclusion na nakablock din siya dito. Dahil doon gumawa si Louis ng panibagong account na fake. Kakatay pa lang niya ng Clarence sa search bar ay lumabas agad ang account ng dating kaibigan with a username. Agad naman niyang binisita ang feed nito. There's a 1.2 million follower. Dahil sa mahaba niyang panahon sa industriya ng fashion designing, tiningnan niya ang mga photos. Majority ng pinopost niya ay ang mga gowns na siya mismo ang nagdesenyo. Kaka-scroll pa lang ni Louis pababa at nakita naman niya ang larawan ni Clarence at ni Maxine. Hiklik na photo kaya nasakop nito ang malaking part ng screen. Nasa loob siya ng sasakyan. Maxine is wearing sunglasses. Pero sa sumunod na dalawang pictures na kalakip ng Instagram post ay wala na siyang suot. She is on a white shirt with a curly hair. It's been posted a month ago. The caption say, "The Queen has arrived." At ang location na nasa indicate doon sa post ay nasa Naiya Terminal 2. Dinaalala niya ang babaeng nakita niya sa lobby na naglalakad papalabas ng arrival area sa airport. It was her. Itinapat naman ni Louis ang cursor sa mukha ni Maxine at biglang may lumabas na username doon. Ibig sabihin ay nakatag ang social media account ni Maxine. Kinlik niya ito, nagloading ng saglit ang website hanggang sa natagpuan na nga niya ang account ng kanyang ex-wife. She got 400 to 48k followers at majority ng kanyang followers ay ang mga taga-China. Ngayon-ngayon pa lang siya nakikilala sa Pilipinas. There's 1.3k post in the account na tatlong taon na ang tanda nito. Napakaraming post ni Maxine doon na magkasama silang dalawa ni Laura. Ang mga damit at sketches nitong post. Ang iba naman ay mga dresses na minomodel niya. He looked through the account hanggang sa marating na nga niya ang mga kauna-unahang post nito noong nagsisimula pa lang siya ng bagong buhay. "Thank you so much." Wika naman ni Maxine kay Adam nang pagbuksan siya nito ng pintuan. "It's almost 4 in the morning.
pero kakahatid pa lang sa kanya ni Adam. Matagal silang nagpalipas ng oras sa Manila Bay. Nakatitig sa kawalan, sa kalangitan, where shining stars seems endless. Hindi alam ni Maxie na si Adam pala ang lalaki na kanina pa niya ikinukwento. Hindi kasi niya alam kung dapat pa ba niyang sabihin or kung papaano. I'm sorry. The whole time we're together, puro ako lang ang nagsasalita. It's okay, I don't mind. Wika naman ni Adam at isang matamis na ngiti ang ibinigay niya kay Maxine. Mabuti na lang at madilim. Adam didn't notice ang pamumula naman ni Maxine. Let's get in first. Coffee or anything? Tumawa naman si Adam. Sobrang sexy at ang saya pakinggan ng manly laugh nito. How funny na sa simpleng pagtawa niya. Nawawala yung bigat ng kalooban naman ni Maxine. We have coffee not too long ago. Ah yeah, oo nga pala. Ang bilis ko namang makalimot. Napasa po naman si Maxine sa batok. Pumasok ka na. Aalis ako kapag nakapasok ka na sa gate. No, sige na. I will go inside pagkaalis mo. You have to get in first para sure ako na safe ka. Pinigilan naman ni Maxine ang malapad niyang ngiti at napakagatlabi naman siya. Parang may kumikiliti sa kanya. Hindi siya mapakali dahil sa kilig. Okay, let's take her, okay? Tumango naman ito at noon na tumalikod si Maxine at lumakad papasok sa gate nila. Maxine? Mabilis siyang humarap ulit kay Adam. Ha? Ano yun? Let's go on date? This coming Saturday? Isama natin ang mga anak natin. Kumukulo naman ang stomach ni Maxine. Parang gusto nang magtatalon at magsisigaw dahil para siyang nababaliw dahil sa saya. Sige. Text me the details. Wika naman ni Maxine at bumabay pa siya dito. Take her. Nag-wave naman si Adam ng kamay niya at gaya ng sabi niya, he stayed standing there hanggang makapasok na si Maxine. Pagkasara naman ni Maxine ang pintuan, napatalon siya sa gulat nang may magsalita roon. Kita ko yon. Mabilis siyang napaharap kay Giselle. Diyos ko naman Giselle, mamamatay ako sa gulat sa'yo. Wika naman niya sa kapatid. Kinikilig ka kaya, nakita ko yon. Sira ka talaga. Ate, okay lang ako sa kanya. Ang totoo, nag-background check na ako sa kanya. Yung sa college professor o political science. Okay ako dun. Matalino, guwapo at bukod sa lahat, faithful. Binilang pa ni Giselle ang mga katangian ni Adam gamit ang daliri nito. Bakit ka ba gising pa? Ang gulo mo? Wika naman ni Maxine para baguhin lamang ang topic nila. Naalimpungatan lang ako, so I was saying, Giselle, alam mo, huwag mo na lang alalahanin ang love life ng ate mo, okay? Ikaw yung sarili mo ang alalahanin mo. Kung ayaw mo tumandang dalaga, mag-uwi ka ng lalaki dito. Nangingiti namang wika ni Maxine sa kapatid. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Namumula naman si Giselle. Mag-aasawa lang ako kapag nagkatuluyan na kayo ni Adam. Tandaan mo yan, ate. Pagsigaw naman ni Giselle habang pumapanhik na ang ate niya. Matulog ka na. Sigaw naman dito pabalik ni Maxine.